Ito po yung mga kailangan natin, sworn declaration na notary yun ha, na naka-notarize, and then yung ating inventory list plus yung ating USB drive na may laman na inventory list. So ilalagay po natin sa long brown envelope. Yung likod ay susulatan po natin ng TIN number, taxpayer's name, tsaka inventory list, 2022 plus USB drive soft copy. So ganun lang po yan. Good day! Welcome to my YouTube channel. For today's video ay gagawa po tayo ng inventory list year ended 2022. So ito po yung format niya. Ang deadline of submission nito is the January 31, 2023. So, open nyo lang yung Microsoft Word nyo, then gawa lang kayo ng ganitong table. So, madali lang po to, sundan nyo na lang. So, sa itaas na bahagi, ilalagay po natin yung business name, yung sa taas, ilalagay natin yung business name dito. Then second column is raw materials, physical inventory. Then as of December 31, 2022. Okay. Susundan nyo lang yung format na to. So, product inventory code, item description, address, code, remarks, inventory evaluation method. Kasi lahat po yan ay tama at galing mismo sa BIR. So, ganito po yan. Lalagay na po tayo ng ating inventory. So, since ice cream yung sa akin, so, ito yung raw materials ko. Ilalagay ko lang. So, vanilla. Then for the item description, parang i-elaborate nyo lang kung ano yung product na yun. So ganun lang po siya, ilagay nyo lang. Then next, ilagay natin yung address kung saan yung shop nyo. So ilalagay nyo lang yung mismong barangay, no? Hindi yung mismong exact address. So kahit mismong barangay lang. Very limited yung ating space. And then for the code, O po yung nakalagay dyan kasi stands for on hand. Then sa remarks, ilagay po natin yung on hand. So ganun lang po. Dito naman sa inventory evaluation method is, lagay natin is first in, first out. So yung method ng ating inventory, di ba? So first in, first out. So ilagay nyo yung unit price, quantity in stock, unit of measurement, total weight, at saka yung total cost. So madali na lang po yan. So kayo na po ang bahala dyan. For unit of measurement, kayo na po ang nakakaalam kung weight ba siya, volume, kilos, grams, liters, or etc. or pieces. So, ganun lang po yan. Kadali. So, para makuha yung total cost, ita times nyo lang yung unit price times nyo dun sa quantity. So, ganun po yan. Kadali. Unit price times the quantity equals the total cost. So, ganun po. So, fast forward na po natin to. So, bibigyan ko lang kayo ng idea kung paano gawin to. So, ganito lang po siya. Pwede nyo siyang kopyahin. So, hindi na ako magpo-provide ng link para dito kasi madali lang naman to. Ipo-provide ko yung link ng sworn declaration para doon nyo na lang i-download. I-edit nyo na lang.
Pero pag dating dito sa inventory, kayo na pong bahalang gumawa niyan. So, tip ko lang, hindi naman kailangan actual o yung talagang accurate yung inyong inventory. Kasi kung gagawin yung accurate yan, baka lalaki yung sa financial position nyo. Kasi sa pagdating ng financial statement, ilalagay nyo po yung total cost ng inventory list nyo, idadagdag nyo po doon sa statement of financial position. So, sa financial statement po yun magpo-fall. So, kailangan yung magiging total cost nito, i-add nyo yan doon sa financial statement nyo. Yung financial statement naman, kailangan natin yan as attachment ng ating annual ITR this coming April 2023, yung ating filing, yung deadline. So, kailangan yung magiging total cost nito, i-add natin yan doon sa ating financial statement or yung ating FS na i-attach doon sa ating ITR submission natin. So, sana naintindihan nyo na hindi to basta-basta lang maglalagay ng inventory. So, dapat kung ano yung inventory nyo, i-add nyo din yun sa inyong financial statement. So, ilagay na po natin yung total cost. So, pinagsama-sama ko yung 3,200, 500, 100, at saka yung 200. So, equals 4,000. So, ito, gayahin nyo lang to. Yung sa baba, maglagay po tayo ng ganito. So, gayahin nyo na to, ha. We declare under the penalty of perjury that this schedule has been made in good faith. So, kailangan nito kasi ito ang required ni BIR. So, kopyahin nyo lang po yan. And then sa baba, lagay na po natin yung pangalan natin. And then yung T number. And isa-sign po natin yan. So, pangalan, T number, and signature. So, dapat ito ay i-scan po natin. Tapos ilalagay po natin yan sa USB drive. So, hindi na po advisable yung CD o DVD-R kasi wala na po masyadong nagbo-burn these days. So, USB drive na po ang ating soft copy na i-send kay BIR. So, bali dalawa po yan, soft copy at saka hard copy. So, ito tapos na. Pipirmahan natin, i-scan, tsaka ilalagay sa USB drive kasama yung ating sworn declaration. So, yung sworn declaration tsaka yung print out nito, papasa natin kay BIR together with the USB drive na may inventory list na soft copy. Okay? So, ito na yung ating sworn declaration annex D. So, ipoprovide ko na lang yung link sa ibaba. So, i-edit nyo na lang lahat ng details na pwedeng palitan para hindi na kayo mahirapan. So, ito po, i-download nyo na lang po doon sa Google Drive. So, check link na lang po tayo. Then, after nyo ma-print to, kailangan nyo po itong ipanotaryo muna bago isend sa BIR. So, notarize muna po ito dapat. So, once na panotaryo na, isi-send po sa BIR kasama to at yung ating inventory list. At huwag kakalimutan yung ating USB drive na may soft copy ng inventory list. So, with sign na rin po dapat yun. So, that's all. So, sundan nyo lang po lahat itong video na to at hindi po kayo magkakamali dyan. So that's all for today's video and have a good day.